Okay guys, ayan na, na-mix na natin. Na-mix ko na yung mga ingredients at nilagyan ko na rin siya ng pamintang durog at saka isang itlog para magdikit yung ating mga ingredients sa ating lumpiang Shanghai na may keso. Okay, ganyan lang guys yung recipe ko sa tuwing naggagawa ako ng sariling version ko po yan ng lumpiang Shanghai at masarap naman po siya guys. Lagi po ganyan po ang timpla na aking ginagawa guys. Kaya try nyo din para malaman nyo kung talagang masarap po siya. Pero sa amin po, panlasa dito sa amin ay okay naman po siya. Yan lang guys. Babalutin ko na po muna siya at ipakikita ko na lang din po sa inyo pag natapos ko siyang balutin. Okay? Ayan guys, na nagumpisa na ako magbalot ng lumpiang Shanghai. Ayan, medyo nilakihan ko ng konti para pag kasi ako gumagawa ko na pag pang-ulam namin, ganyan yung laki na ginagawa ko para hindi mahirap magbalot kasi matagal din siyang balutin. Pero nasa sa inyo po 'yun kung gaano niyo po gusto niyo yung laki na kung ano yung tamang size yung gusto niyo, pwede naman. Ayan, ayan, ganyan ako guys magbalot, ayan. Mamaya papakita ko sa inyo guys kung pag natapos ko na siya at papakita ko sa inyo kung paano siya lutuin, lulutuin natin siya para makita natin yung finished product, okay? Hello guys, ayan, nakatapos na ako magbalot ng ating lumpiang Shanghai. Ayan siya, ganyan siya kalalaki kasi gusto namin malalaki kaysa sa maliliit kasi pang-ulam naman namin dito sa bahay. Kaya ganyan siya kalalaki. Ayan guys, iluluto ko na siya at para matikman natin kung ano yung lasa niya. Okay guys, update ko na lang kayo pag naluto ko na siya. Thank you! Ayan guys, iluluto na natin siya. Nagpapainit na lang ako ng mantika sa kawali bago natin siya ilagay. Kailangan guys mahina lang yung apoy nyo para sa ating lutuan para hindi siya masusunog agad kasi mabilis maluto yung lumpia wrapper nito. Kaya kailangan ay painitin nyo mabuti bago nyo ilalagay kasi pag hindi siya mainit didikit siya. Ayan, ganyan guys. So, medyo mainit na siya. Maglalagay na po tayo. Ayan. Nakita nyo, nagbubble siya. Ibig sabihin, mainit na yung ating kawali. Ayan. Mahina lang guys dapat yung apoy. Kasi, pag nilaksan natin, masusunog agad yung ating wrapper. Pero yung laman niya ay hindi pa naluluto. So, kailangan medyo alalayan lang natin yung paglalagay ng ng apoy sa ating mga kalan para hindi siya masunog. Ayan. Ganyan lang guys, prito lang natin hanggang sa mag brown na siya, golden brown. Pag nag golden brown na siya, pwede na siyang baligtarin. Ayan. Nakikita naman natin yan maya konti. Ayan guys, tingnan natin kung okay na yung niya. Pwede na ba nating baliktarin? Konti pa. Medyo hindi pa siya brown. Ayan. Konti pa guys. Ganda niya diba? Oh, wow, yummers. Sarap. Nakaready na rin guys yung aking strainer para patutuluin natin siya pag naluto na siya kasi syempre ayoko naman din ng mamantika. So pangit naman kainin yung masyado mamantika. Ayan guys, ito pwede na siyang baliktarin. Mabrown na siya. Ayan, ganyan dapat guys yung pagka-brown niya. Ibig sabihin naluluto, luto na yung natin wrapper at saka yung loob niya. Ayan, pwede niya na. Pag ganyan na yung kulay niya guys, pwede na niya na siyang baliktarin. Ayan.
pagganyan na yung kulay niya. Nakikita niyo guys, yan. Pwede na siyang baliktarin. Ibig sabihin, luto na yung ating wrapper at saka yung ating laman sa loob ng ating Shanghai ay naluto rin. Saka dapat yung mantika niya medyo madami, para yung mantika kasi ang magluluto sa ano niya, laman sa loob. Kaya kailangan medyo ang mantika ay marami-rami ng konti. Yan. Ayan guys, tapos na tayo magluto. Ayan na po yung finished product ng ating recipe. Lumpiang Shanghai with cheese. Sarap po niyan. Try nyo po. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share sa ating video. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking recipe. God bless to all.